Ako si Beau Belga, and welcome to another edition ng Extra Rice, kung saan pinagsama namin ang dalawa sa pinakapaborito kong bagay sa mundo, kwentuhang basketball at siyempre, pagkain. Ngayong araw, dito sa Lolo and Mima, Bulolo Crispy Pata Kare-Kare Restaurant, isang 5-time PBA champion at miyembro ng 25 PBA Greatest Players, ang makakasama natin, ang nag-iisang defense minister na si Jerry Codiñera. Pesto ka na dyan, ha? Sarap. Sarap, ha? Oo. Masarap din ang kakainin natin. Okay. Pero siyempre, parang tayo magkwentuhan, order muna tayo. Crispy pata, isa. Okay. Bulolo steak. Pwede. Pansit canton con lechon. Nakita mo itong kakain din, parehong big man to, ha? Hindi pwede yung isang cup ng rice dito. Paano ka nagsimula ko sa basketball? Actually, baseball ako nag-start, eh. Baseball ako bago ako nag-basketball. Anong pwesto mo dun, coach? Naglaro ako dyan ng outfielder. Dun ako sa right field, kung saan madalas hindi puntahan ng bola. Okay, okay. O, then from there, marami nagsasabi, bakit ka nandiyan sa baseball? Okay, ang laki-laki mo. Eh. Sabi ganun. Buti hindi ka nahirapan, coach. Hirapan? Nahirap. Kasi yung mga late na nag-ano, medyo hirap sa... Hindi naman ako kasi natural athlete, eh. Matangkad lang ako, hindi ako marunong mag-dribble. Mm-hmm. So, talagang nung basketball lang ako, tatlo lang bagay yung sinasabi lagi ng coach. Rebound ka lang, block ka, taas mo yung kamay mo, tapos defensa. Yun lang. So, doon pa lang, doon ka na nagsimula na ano, yung bata ka pa lang, naging defense ng specialty mo. Yun ang pinakamadali, eh. Tapos, huwag kang di-dribble, hanapin mo yung guardia, yun ang magdadala ng bola. Yun ang basic pagbata, yung sinasabi nila sana. Yung... tawag sa'yo, saan nagsimula yun, yung defense minister? Sino ang nagpasikat na nun? Parang yung si the late Joe Cantada. Narinig ko yan, eh. Kasi naglaro ko sa PBA, yung merong isang game na bumlock ako, naka-record ano ako, breaking the block. Siguro from there, yun na yun. Ilan yun po? Silan yun? Naka 13 blocks sa isang game. Ganun, sa isang laro lang yung coach. Sa akin, mga pito na yun. Nakita mo naman yung coach. Inaapuyang pa. Para crunchy. Crunchy. Yan yung crucial dito, coach. Sarap talaga. Ano ang ano, coach? Ang kumbaga pinaka-best na memory mo dun sa NCC? Ay, yung ano, siyempre, yung nag-champion kami. Kami nila Coach Alan yun. Nag-champion kami. Doon ko talaga na-feel yung reception ng mga Pilipino nun. Okay. Talagang sinalubong kami. Napakainit ng salubong from sa airport all the way sa, siguro, sa dyaryo nun. Labas everyday. Labas ng labas yung news sa championship ng ABC nun. Yung unang FIBA na nag-champion. Mm-hmm. Tapos yung ano mo, Os, pinaka favorite moment mo sa nung nasa Beer Boots ka? Nakakuha ko siyempre ng other than the championship, yung nakuha ko yung ano, defensive player of the year in one year. Nag-mythical five ako, mythical team, defensive team. So marami akong awards na nakuha noon at that time, siguro mga lima, gano'n. So yun, plus mga bonus siyempre. Yun ang parang sa feeling ko yun ang pinakamahirap kuhanin, eh. Kumbaga nag-MVP ka sa defense, eh. Parang hirap kunin, eh. Hindi, kasi sa akin kasi trabaho ko yun, eh. Kaya talagang alam kong babagsak at babagsak sa akin yung import, eh. Open conference yung araw, 6-8 pataas yun. Okay. Talagang bugbog ka, hindi lang ka didepensa. Siyempre, gamay yung pawis. Alam mo na, talagang body-body. Okay lang. Trabaho natin yun. Doon naman tayo pumunta sa mga most hated na player mo nung naglalaro ka pa. Nako, mga maduduming maglaro. Siyempre, katulad nila, wala na yun, eh. Mga matatanda, eh. Rambo Sanchez, si Vic. Mga nauna yun. Oo. Talagang... masakit manira. Buntik ako na ihi. Yung natira ako. Grabe. Napaikan ko ng ganun, eh. Sa labas ako napaikan ko. Nabagsakan ako ng tuhod. Natuhod ako. Buntik akong napa. Grabe ito.
Ayos. De, ano, bilang ano, bilang defensive player, sino ang top 3 mo na big man? Junmar Fardo. Okay. Ayun. Unstoppable, malaki, nakakatakbo, maraming galaw. Uh-huh. Tapos, pangalawa sa akin yung Mon Fernandez. Okay. As a coach, kasi nakita ko rin siya nung kagalingan niya, iba ang galing. Lahat gumagaling pagkasama mo. Habit gidabin din. Habit gidabin. Malaki okay din siya. Kasi every time, hindi ko siya ma-stop eh. Mga every time, mahaba rin, 6'6", deadly rin sa labas, perimeter game. And sana eh, Benji Paras. Sorry. Okay. Hindi, pwede. Benji Paras. As a big guy. Yun, strong boy. Strong boy Benji. Malakas katawan. Yeah. Malakas siya tumalon kay Kobe. Sa totoo lang. Yung Benji, anak niya. Oh, malakas si Benji tumalon. Kung pwede nga i-dunk every time eh. Oo. Kasi meron minsan yan, Benji, dadunk, ganun. RP kami. Uy, napakit ang forma. Ni-reverse. Go. Ganun pa rin. Malakas tatalo yung Benji eh. Pakiramdam mo na napasama ka sa 25 na greatest player sa PBA. Tumayo yung balahibo ko. Kasi pangarap lang kasi dati yan. Pangarap lang maging player. Okay. Pangarap lang sa akin yun. Tapos, sobrang grateful ko. Sobrang pasasalamat ko. Kasi ang daming mahuhusay din. Okay. And doon ko nakita yung talagang nag-paid off yung hard work, yung discipline ko talaga. At dyan na naman po nagtatapos ang isang exercise session kasama si Coach Jerry Codiñera dito sa Lolo and Mima Restaurant sa Maymayon Ave sa Quezon City. Dito mo ma-experience ang 5-star sa Filipino food. At syempre, abangan nyo pa ang mga isasama kong PBA star dito sa Exercise. Hanggang sa susunod.